bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Meron lang akong hindi maalis sa isip ko. Si Ponce. Si Aileen. Ate, sa tingin mo ba, kaya ako nagustuhan si Ponce dahil nasa akin yung puso ng ex niya? Hope, that's ridiculous. Kahit iba pang may-ari ng puso mo, may sarili ka pa rin utak. Ay, napagod ka ba, Bes? Napagod ka ba sa kakapunas ng mesa? Hindi. Iniisip ko lang kung bakit hindi na bumalik si Paul. Pero oo nga, ano, parang I haven't seen him all day. Kasi normally, nandito lang yun. Sunod ng sunod sa'yo. Paul, alam talagang buwang ang puso mo para sa'kin? O nabubulag-bulagan ka lang kay Hope? Am I not attracted to you? Max, marinig ka sa'kin, ha? You're beautiful. Max, you're junk. Hello, Ponce. Pupunta ka na ba ng Manila? Ade, ano pa? Papunta pala ako ng airport. Kamusta, my dear sister? Ewan ko ba, ate, pero parang ang lakas ng kapag ng puso ko. Hindi ko maintindihan eh. Tinan mo kaya yung itsura mo. Ang putla mo na. Waiter, tubig nga, please. Max, pakaibot, please. Thank you. Hope. Thank you. Ay! Hope, abis! Kumalma ka lang, baka mag-hyperventilate ka. Ponce! Okay na! Iniisip ko kasing i-adjust ang third floor para lumaki ang space ng bodega nyo. Okay lang ba sa'yo yan? Kaya pa ba ng budget? Pasok naman sa estimate, dito, nandito, adjust natin. Pasok nandito? Para may space, konting space pa dito. Hanggang doon, i-adjust natin ang pasulong. So, para may extra space pa kasi sayang yung lugar doon sa may east side. Jun! Jun! Lumalabas yung doktor eh. Ano pa talagang nangyari? Hindi ko matandaan. Ang bilis ang mga pangyayari. Pero siguro hindi naman malubha. Konting sugat. Hindi ko alam. Wala siyang malay nung dinala namin siya dito eh. Kumusta ang anak ko?
He's unconscious. May head injury ang anak mo. Sa ngayon, he has to undergo several tests para makabalita kung sa'yo dapat himuon. Tasoy? Ano na nangyari? Si Ponce daw. Ano nangyari kay Ponce? Na-aksidente si Ponce? My God! Paano nangyari? Ano? Ponce, nandito na ako, Ponce. Si Hupto, naninig mo ba ako? Sabi mo, pupuntahan mo ako. Ponce, gumising ka na, please. Andami kong gustong sabihin sa'yo. Andami kong gustong ikwento. Miss you, Ponce. Miss you. I'm so sorry. I'm sorry. Uy, Ponce, huwag mo na payakan yung best ko. Dominant ka na, please. Tsaka para makita mo na rin yung beauty ko. Judith naman eh. Baka lalong hindi magising. Ponce, dito lang ako, ha? I-promise mo sa akin na lalaban ka. Lumaban ka, Ponce. Dito lang ako kahit ayaw mo. Dito lang ako. Hihintayin kita. Fresh air. Upo ka muna dito. Okay ka lang? Okay lang yan. Ay! Sandali na. Si Ma'am Pro. Ma'am Pro, hello? Hello, Judith. Kumusta kayo? Okay naman po. Naku, ang ganda nga po ng landing po namin eh. Ang galing ho ng piloto po eh. Naku, napapalakpak nga po ako. Judith, ano ka ba? I mean, nasaan na kayo? Kumusta na si Ponce? Si Hope? Okay naman po. Naku, si Ponce po eh. Comatose nga. Tapos ang dami pong aparato sa katawan po eh. Ma'am, opo. Gusto niyo po makausap si Hope?
Ay, ma'am. Opo, ay, nasa CR nga po pala si Hope. Opo, eh, pero okay naman po siya. Kalmado naman po. Naku, mabuti naman. Judith, bantayang mabuti yung kapatid ko, ha? Yes, yes. Opo, ma'am. O, sige na. Sabihin mo rin kay Hope na huwag na siyang mag-worry sa chocolatier, ha? At saka, mag-iingat kayo dyan. Sabihin mo sa kanya, yung opening was a big success, okay? Okay po, ma'am. Okay po. Judith, salamat, ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano naman, ha? Wala kapag tulog. Alam mo ba, Ponce? Para akong mababaliw kanina sa eroplano. Kulang na lang. Sigawan ko yung piloto na bilisan niya yung pagpapalipad niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka, Ponce. Please, magpagaling ka na. Sige ka. Lalaki yung hospital bill mo dito. Kapag gising ka na, ihigis kita. Asata. Langga. Asata, asata yang sedih tangguh.
Nasa pagitan ka ng pagising at paghimlay mo. Siya? Dadalhin ka ng iyong mga alaala sa mga sandaling gusto mong balikan. At sa mga pangyayari, hindi mo pa rin nagagawang kanilunan. Siyang balikan, gano'n. Kalimutan lang ka, na nakadiri, wala ko yung ganang balikan mo, bisa ko sa... Kaya nandito ako, para tulungan kang maunawaan ang lahat. Sa pagitan ng paglising at paghimbing, at sa tamang oras, mauunawaan mo rin lahat-lahat. Okay naman yung vital signs niya, stable na. Huwag na kayo mag-alala kasi it's fine. Dok, paano kapag nangyari po ulit yun? Sa tingin ko naman hindi na siya mangyayari ulit. Pero just to be sure, it's better if someone to watch over him 24/7. Sige po to. Alam mo, Miss Hope, huwag ka masyadong magpaka-stress. Sa tingin ko kasi napipick up niya yung stress mo kaya nasi-stress din siya. Sige po, Dok. Sige, if you need something, just call the nurse, okay? Okay po, salamat po. Okay. Doc, thank you so much. We appreciate your help. I'm glad I can help. Doc, nagugutom ka ba? Gusto mo kumain muna tayo kasi nagugutom mo. Sa kawat sobrang kaba ko, nagugutom talaga ako eh. Judy, tama po. Doc, may treat. Ako na pong bahala po. Nakakain na ako, Judith eh. Parang I think dapat si Hope ang yayain mo. Pakainin mo, namumutla. Kahit sandali lang po, libre ko na. Judy! Okay, go. Sige, I have to go, ladies. Okay. May pasyente pa ako. Po. Thank you. Salamat po, Doc. May pasuhi ka na eh. Nakuha ko na po yung room number. Tara na po. Sandre, sandali lang. Naku, naninikip yung dibdib ko eh. Sorry, Kuya. Ashley! Sorry, Kuya. Ashley! Ilang beses kong sasabihin sa'yo kung ikaw makikipag-usap sa lalaki yan. Kapal din ang mukha kung pumunta pa rin ito. Tsuntan na. Ay, huwag mo akong tawagin, tatay. Kung inaakala na napatawad na kita, kakamali ka. Kahit mamatay ako ngayon, hindi kita mapapatawad dahil hindi mo naman ipabalik ang anak ko. Sa pinipigilan mo yung babae, maaalala mo yung ginawa mo sa anak. Tapos na ba? Alis na tayo dito. Gusto mo ba ikaw kita ng tubig? Hindi. Ano? Hindi ko lang alam kung... Nahihiya talaga akong pumasok dun sa loob eh. Pa, dito naman po kami. Tsaka, mas nakakaya naman po pag di tayo pumunta, diba? Oh, Aling Mila, kayo po pala. Pupuntahan niyo po si Ponce. Opo, ate. Halina po, sabay-sabay na po tayo. Don Manolo, may mga bisita po si Ponce. Gusto sa nangyari. Balikan.
namatay dito. Kasalanan ko lahat to, eh. Ma'am June, huwag niyo na po sisihin yung sarili ninyo. Aksidente po yung nangyari. Kahit pinakitaan ko siya nung masama, siya rin pala'y magliligtas sa buhay ko. Ponce. Ponce. Anak. Patawarin mo. Kung pwede ko lang akuin ang lahat. Gagawin ko. Alam mo naman yan si Ponce, di ba? Gagawin niya lahat, tatanggapin niya lahat para sa mga taong nahalaga sa kanya. Sa tingin ko po, mas gugustuhin ni Ponce na maging matatag po tayong lahat. Hindi ko man nasasabi, pero malaking pasasalamat ko sa inyong mag-ama dahil sa kabaitan niyo sa pamilya ko. Sa aming lahat na taga-Madayo. Ano ka ba? Kami nga may utang na loob sa inyo, eh. Kung wala kayo, matagal na nagsara ang farm. Mahal ang pamilya kong Madayo. Kaya kahit ilang beses kong naisip umalis, hindi ko nagawa. Sana din alam mo kung gano'ng minahal ng anak ko ang anak ko. Alam ko lang ngayon. Sana lang mabigyan pa ako ng pagkakataong may tama yung mga pagkakamali ko. Tayo mawawala ng pag-asa. Aileen, anak. Alam ko naririnig ko si tatay. Ngayon lang ako may hihilingin sa'yo, ha? Bulong mo naman kay Lloyd. Wala ito na nas. Wala ito na sana sa amin si Ponce. Pwede bang hindi nyo lang magising? Kasi nang hindi mo lang alam kung gaano pa nakatagal hindi ang makita ko. Matagal na panahon na ang lumipas, Ponce. Bakit para sa akin parang kahapon na nangyari lahat? Magkaiba ang alaala sa pilit mong inaalala. Parang kailan lang eh, tatakbo-takbo kayo sa farm.
Nagkakabulan, nagkakansyawan. Mahabang panahon rin palang sinayang ko. Na hindi ko nun lang nakakasama si Ponce. Huwag ko kayong mag-alala, Don Manolo. May chance pa naman po kayo para bumawi. Alam ba, nanaginip ako kagabi. Sa panaginip ko, kumakain daw tayo ng halo-halo ni Aling Popping. Ikaw, ano na panaginipan mo? Bes, ang creepy ng dating mo dyan. Magulat ka pag biglang nagising yan at magsalita, tapos sabihin niya na mali-mali naman yung panaginip mo. Wala naman talagang taong Aling Poppings. Sana nga sumagot siya eh. Para alam natin okay na siya. Ba't dito mo ako dinala? Ikaw ang nagdidikta kung saan tayo pupunta. Gaya ko dito. Sa iba na lang. Hindi yan ang sinasabi ng puso mo. Gusto mo ba yung kwento ko sa'yo, Ponce?